some more. Okay guys, tip part 2 ng 428F backloader caterpillar. So ginawa ng tip ng part 2 ng actual kung paano talaga ang magka-timing ng injection pump. Okay, so luwagan lang natin yan. So dito may tatlong tornilyo, isa dito, tatlo yan na sentro sa butas, yan, yan, tatlo. Yan, luwagan lang natin yung number 10mm na dyan. Tornilyo yan, luwagan nyo lang yan. Yan. Saan luwagan nyo ito lumayos? Yan. Ipakita ko nyo sa inyo ang actual talaga ng timing. Sekreto, sekreto ito po ang timing, ha? Kaya panorin nyo, sekretong timing po ito sa caterpillar. Ituturo ko sa inyo. Yan. So, maluwag na. Maluwag na rin itong main. Yan. Huwag lang tayong panipat dito. Yan. So, alam, matagal na yun, ha? Ilan ang technique kung paano mag-timing. Yan. So, ito, maluwag na rin ito. Luwagan natin. So, tanggalin natin para makita nyo. May diesel yan. Ito ang purpose. Tulad yung nung part 1, sinasabi ko, ito yung tagalock holder ng shafting. Para kung mag-timing kayo, hindi iikot ang shafting. So, ito yung purpose. Yan siya. Yan ang purpose niyan. Yan ang may malakit. Malakit ang butas, yan. Pag sa maliit, yan. Yan na, pag pagkatapos nyo na mag-timing, dyan nyo ilagay. Ipit. Pero pag nata... Pag iipit nyo pa lang, yan, dito. Yan. Okay, tanggal na. Yan, pakita ko sa inyo. So, bakit meron yung tools na yan? Para saan yan? Yan po ang sekreto ng timing ng caterpillar. Ituturo ko sa inyo. Yan o. Nakikita nyo yan kung saan siya nakatusok. Sa camshaft timing po yan. May salamin pa dyan o. Kaya hindi nyo masilip yan. Kailangan may salamin kayo. Yan. Tanggalin ko ha para makita nyo. Ayan. So, makita nyo yung butas. Ayan. Kita nyo? Yung butas, ayan o. Yan, yan ulit. Diretso yan sa loob, may butas din yan. Kaya ginagamit ko yan. Yan ang sekreto ng timing ng backloader. Yan. Take ulit, yan. Once na i-timing nyo yung ganyan, automatic, yung camshaft nyo nakatiming. At saka yung crankshaft. So, dito kayo mapokus sa injection pump. Yan. Kasi itong injection pump, tingnan nyo ha. Tanggalin ko na to. So yan. So yan, kita nyo yung wide, diba? Yung kulay na yung wide dyan. Yan o. Yan. Yan, yan ang timing mark din sa loob. Yan, yan. Kita nyo yan, 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 yan. Oo, yan, yan. Itapat nyo lang sa dulo ng wide. Yan, ganyan. Yan ang timing nya. Diba sa part 1, ang pinapaputok ko, number 1, ito. Pag walang timing mark sa loob, end choice, ito yung tandaan nyo, number 1. Papuputikin nyo. Ha?
Ako putukin sa loob, ha? Sa labas. Job lang. Okay. Paputukin nyo lang yan, tapos balik konti tulad sa part 1. Panorin yung part 1. So, itong tip part 2, yan. Ito yung may tabing mark sa loob. Yan. Sekreto. Yan. Kita nyo yan? Yan ang tabing mark niya. Yan. Tapat nyo lang yan sa dulo. Yan o. Yan. Yan ang pinaka-timing niya. Yan. So, yan. Kita niya na. Kasi walang ano. Kasi yung kaya dyan tayo kukuha. Kasi walang guide yung timing gear natin. Yon. Kasi kung may guide lang ito, hindi kayo mawala kung may guide. Kaso walang guide ito. Walang guide. Yan po. Walang guide yan. Oh. Kita nyo, walang guide yan. Yan. Walang guide yan. Sa loob. Kaya, kasailan ang timing nito. Pag hindi nakuha ng timing, hindi under. So, tandaan nyo lagi yon, ha? Yan ang ilagay nyo sa butas, sentro. Automatically, naka-top dead piston. At naka-timing mark. Naka-timing yung camshaft. At ito yung timing ng injection pump. Yan. Ito yung tip na number part 2 na kumpleto. Ayan. Tandaan nyo yan. Bihira mag-tip yan mga mekaniko sa mga ganyan timing. Caterpillar po ito, ha? Yan. Yan ang sekreto po ng Caterpillar. Kaya ibibigay ko sa inyo. Yan. So, okay, balik na natin para tingnan natin kung under ba yung tips natin o hindi. Okay. So, ibalik lang natin to, ilock natin para hindi nagagalaw yung timing. So, tandaan, no? Tingnan nyo, ha? Malaki, maliit. Pag mag-timing kayo muna, mag-lock, ito, malaki, sagad doon. Pag makatapos ng timing, i-release nyo, ilagay nyo lang dyan. Hanggang dyan lang siya. Yan. Okay? So, doon muna tayo. Yan. Ilock na natin, ilock. Yan. Para hindi nagagalaw to. Okay. So, ilock lang natin maayos yan, ha. Yun. Yan natin yan. Naka-lock yan. Naka-sagat yan. Yan. Okay. So, i-quit muna natin to. Para hindi makalimutan. Ngayon, pwede nyo ilagay yan. Yan, kahit hindi nyo nasundan yung timing mark. You know, pwede nyo sundan yan. Kahit saan yan, oh. Under yan. Hop, 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 hop. Oh, diba? Walang timing yan. Kasi tinaming ko dito, timing doon. So, ilak na natin. Naku po, RDB, pag hindi umandar yan, lagot ka sa mga viewer. Hindi nga. Okay. Kita na natin. Kita nyo lang yan, ah. Okay. Next, number 10. Yung kanina. Ano yan? Nawala na. Ano ka, WDB. Hindi mo na may kwitan yun. Ano ka. So, mamaya na lang. Kwitan natin yung mamaya.
to. Sige. Luwagan na natin. Yan. Release natin. Release na natin. May pick na ito. I-ball check natin. Okay. May pick na. So ngayon, release na natin to. Oh. Ilock na sa natin sa ilock natin. Para huwag kayong kalimutan ha. Kasi nakalock yan. Pag kalimutan nyo, paandarin. Nako, ubos ang shafting. Nakatukot yan. Pag mabalian. Ayan. Nagali natin. Luwagan nyo lang muna. At dito nyo na rin mag-blade. Bago nyo paandarin, kasi sumina walang diesel sa loob, paandarin nyo muna konti. Ang gagawin nyo, pitikin nyo lang yung susi para lalabas yung diesel. Kinabaw, anong kalimutan? Nakuha, baby, hindi andar yan. So yun, narinig nyo, pinitikin ko, umandar na yung motor. So tingnan nyo. Ayan. Diyan nyo na rin mag-blade hanggang sa mawala yung bula. Ayan. Kasi walang diesel yan. Ito lang natin. So, empty na kasi yan. Empty. Kung wala natin diesel. Check na natin. Ayan. Yun. So, yan. Basta wala lang bula. Ganyan ang tsura. O, so, pwede nyo na isara yan. Wala nang bula. Okay. So, ilock nyo na yung maliit. Ipasok nyo na yung maliit. Yan. Para maikpitan. Hindi nagagalaw yan. Kaya na, di ba, pag ano, nakalock siya, nagagalaw. So, ito hindi na. Oh. Galak na siya. Pitan nyo lang yan. Okay. Okay, ka-release na yan. Okay na siya. Ready na yan. Nako, RDB, pag hindi bandar yan, lagot ka sa mga viewer. Okay, pa-start natin. Tingnan natin yung timing kung tama. So, pandarin na natin. So, pinatay na natin kasi hindi natin pwede pandarin ng matagal dahil walang water pump at nakabukas yung mga oil. So, yun o. Oh, sikat sila. So, ganun po ang timing ng 488 backhoe loader. So, sana may nakuha kayong magandang idea, tips, part 2 po sa 488 Caterpillar. So, maraming maraming salamat sa mga nanonood at sa mga viewer ko. Mega mega shout out sa inyo. Kung hindi pa naman kayo nakapag-subscribe kay RD, please subscribe, like, comment below, and don't forget to share ating mga video. Okay. See you next video. Thank you.